Nagkaroon ng girian sa Benguet Electric Cooperative o Beneco sa Baguio City dahil sa pagkakaroon ng dalawang general manager. Si Engineer Melchor Licoben ang itinalagang GM ng board ng Beneco, habang si dating PCOO Assistant Secretary Ana Maria Banaag ang appointee ng National Electrification Administration o NEA. Noong Lunes, pumunta ang kinatawan ng NEA kasama ang mga pulis sa Beneco para hainan ng suspension order si Licoben at 7 board members at mapaupo si Banaag. Ito'y matapos magreklamo si Banaag na hindi raw sinusunod ng board ang pagkakatalaga sa kanya bilang bagong Beneco GM. Kahapon, nagkatensyon ng magdatingan ng mga empleyado at member consumer owners para raw bawiin ang opisina. Nag-abot sa lobby ang mga tauhan ni Licoben at Banaag. Nagkagirian, pero sa huli, napalabas ng gusali ang NEA appointee. Ayon kay Licoben, hindi kinilala ng Beneco Board ang itinalaga ng NEA at may nakafile ng kaso sa Court of Appeals kaugnay nito. Panawagan naman ni Banaag na respetuhin ang desisyon ng NEA. Giit din ng NEA na wala silang nilabag at may kapangyarihan silang gamitin ang pulisya ng Iloklok si Banaag. Kinukuhanan pa ng GMA News ang panig ng Malacanang. Panawagan naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na resolbahin ito ng mapayapa. Nagdulot na raw ito ng power interruption sa lugar. So let us be patient, let us remain peaceful, let us look at things objectively. And hopefully, no less than NEA and no less than Malacanang will finally realize that taking over forcefully Beneco and looking at how united we are in fighting for what is right, in fighting for GM Mel Licoben, and for fighting for the people of employees and workers of Beneco, it simply is the right thing to do.